So we assume na ano pa lang tayo, wala pa tayong account dito sa ating website. So ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa ating register. No? So meron din dito sa button na ito. No? Pero I'm planning na alisin to dito kasi maglalagay tayo ng announcement probably dito din. So the best way to register is using this button. No? So click lang natin. Tingnan natin ano nangyari. Yan. Okay. So dito ay pwede tayo gumawa ng customized username natin. Pwedeng Super Mike. Nakagawa na po ako ng account, no? So meron na po ako dito. Lalagyan ko lang para yan, tapos yan, pupunuin niyo lang po yung merong asterisk, no? Yung inyong email, tapos kung ano yung gusto niyong password, password po. Then saka po kayo mag-re-register. No, kung wala pa po kayong account dito sa atin. Kung meron naman po is lalabas po dito you are already logged in, no? So once na i-click natin yung register, ang mangyayari ay pupunta lang tayo sa ating kunyari i-click na po natin dito, pupunta lang po tayo sa ating inbox, no po, sa ating Gmail o kung ano man po yung gamit nyo. Dito ay makikita natin yung from learning ito yung mga aking mga ginawang ano, no, yung mga tawag diyan yung purchases na ginawa natin. So makikita nyo po dyan yung kayo ay naka-register na, no, sa ating website. At pagkatapos po nun, pwede na po kayo pumunta sa inyong profile, no po, or sa may account. Sa may account po muna. Tingnan po natin sa may account. Since naka-login na po ako, nakalagay dito, log out na lang, no. So ito po yung ating profile. I mean, yung ating tinatawag nating mga information sa ating account, no? So ito 'yon ating pwede natin siya ma-edit pag pumunta tayo sa account details. Ano po? So dito i-click ko po yung account details at makikita po natin diyan ito yung ginamit ko na email, then yan po yung kumpleto kong pangalan. Tapos kung gusto natin baguhin, dito lang po sa mga blank bars na ito, no? So yan po, tapos yung display name, kung ano yung gusto nating ilagay. Ito po, importante po ito, ano po? Kasi po sa inyong certificate digital, sa digital certificate, ay tatanggap po kayo dito ng digital certificate at maganda po yung certificate na, na pin-repair natin. Excuse me. At lalabas po sa certificate, ito pong pangalan nyo. Kaya po kapag hindi po tama yung spelling po dito, ay hindi po siya iba po yung magiging pangalan. Para po ma-sure dito po, isakto nyo po dito yung mismong pangalan ninyo, no? Yung ito po, ito na lang po yung gagamitin natin para sa inyong certificate. Ito na po, para itina po ito. Pwede po maari kayong mag-iba ng pangalan dito, pero dito po ay kailangan ay tunay po na pangalan nyo, kasi yun po yung lalabas sa inyong certificate at magagamit nyo siya for additional pampadagdag sa ating parang sa ating resume, ano po, o sa CV natin. Now, so ito po, I think pwede naman siguro po, no? Just in case po na iba yung pangalan na lumabas sa certificate, ulitin nyo lang po yung assessment course, yung self-assessment o final self-assessment test. Ulitin nyo lang po yung process, tapos dapat po maayos na yung pangalan para tama po yung lalabas sa certificate, no? So kahit ilang beses po mag-take ng final self-assessment test ay pwede po dito. So yan po, no? So ito yung ating address. Okay po, no? So ito po yung ating address, no? Yung address natin ng nung tayo ay nag-register, no? Kung ano yung address na nilagay natin, yun po yung makikita natin dito, ano po? So tapos yung ating mga downloads, kung meron tayong mga software o kaya mga ano na dinownload natin, makikita po natin dito, or doon mismo po makikita natin sa ating course, doon mismo sa loob ng course, no, doon natin makikita, no? So ito yung orders natin, kung hindi pumasok na po yung ating order, hindi po successful, makikita po natin sila dito, no? So i-explain ko po mamaya kung sa susunod na mga lesson kung paano po
nagiging successful ang isang online payment. Okay, so ito yung ating dashboard. Okay, so tingnan natin yung ating yan. So ito yung ating dashboard. Pwede po kayo mag-log out dito, no? Pwede rin po sa taas, no? So yan po yun, no? At ito nga po, I think mamaya na po yung ating payment, no? Sige, ngayon na po para, hindi, mamaya na lang po. Sige po, makita po tayo sa sunod na lesson. Bye-bye po!